So ito po ang huling video ko for the night. Pag-usapan po natin yung pong nag-number one dun sa huling senatorial race, none other than Senator-elect Robin Padilla. Wow! Wow! Talagang minsan ang hirap paniwalaan. So meron akong ikukwento sa inyo bago tayo pumunta dun sa pinakalaman ng video na to, okay? Nasabi ko na to nung isang live ko, pero baka hindi pa alam ng mga ibang viewers natin. Nagfi-fill out ako ng ano, ng balota. Kung mapansin nyo, gumawa ako ng listahan na inendorso ko, 11. Nag-iwan ako ng isang kandidato na may pinalitan na ako, pero nag-iwan ako ng isang slot. Baka may maisip akong idagdag on election day sa aking balota. Nung nando na ako sa Bulacan, nung bumoboto na ako, definilapan ko na, of course, yung bago kasi, tapos yung ibang mga senador na napili ko, sila Idol Rafi, sila Harry Roque, Eliazar. So, nung nando na ako sa pang 12, hindi ko muna finilapan. Sumulat muna ako sa iba, mayor, o party list, one rider. Tapos nung huling moment, nung pipiliin ko na yung aking panglabing dalawang senador, yun po, aaminin ko na ang aking naiboto is none other than Robin Padilla. I-explain ko. Maraming mga rason eh. Maaring ito ay part dahil yung kanyang pagiging Muslim, magandang representasyon para sa mga kababayan natin na Muslim, magkaroon ng Muslim muli sa Senado, so that is also good. O maaring ito ay dahil sa nakita ko naman yung mga magaganda niyang ginagawa, yung kabutihan ng puso ni Robin, yung interview niya kay OG Diaz, ang ganda ng interview niya na yun. Nakita ko yung kabutihan ng puso ni Robin, so maaring factor yon. O maaring factor din yung mga napanood kong pelikula niya nung ako ay bata. Yung mga action movies niya, yung kasama si Sharon, yung kasama si Vina Morales, yun yung mga pelikula na kinalakihan ko eh. Kasi makikita mo talaga lalaking lalaki. Yun talaga yung definition ng action star, si Binoy. Maaring nakasama yun sa desisyon ko. Pero sa tingin ko, may mga napanood akong speech niya before election day. At nakitaan ko ng potential itong si Robin Padilla. I think he can be a really good politician. Meron siyang charisma, meron siyang galing magsalita eh. Na kayang mangumbinsin ng mga nanonood sa ng mga tao, ramdam mo yung sinseridad sa kanyang mga salita, 'di ba? Meron siya masyang puso mag-serve, 'di ba? Yung mga ibang aspeto katulad nung sa mga ginagawa ng mga abogado, 'di ba? Pwede niyang i-assign niya, kinuha nga niya si Panelo, 'di ba? And meron pa ako na rin na isang posibleng niyang kunin na consultant. Pero nakitaan ko siguro siya ng talagang potential eh, to be a really good public servant, to be a good politician sa bansa natin. And yun siguro yung rason kung bakit pang 12 ko siya binoto. Baka marami kaming ganun kaya umabot ng number 1. Syempre isang factor din yan, ang Pinoy kapag nakikita, pag nilalait, kapag ang daming masasakit na salitang sinasabi, 'di ba? So baka naging sympathy vote din si Robin, pero I think isang malaking factor din diyan, and this will lead to the second part ng ating video. Robin got the DDS vote. I think ganun kasimple. Kay Robin napunta yung DDS vote, yung nagpanalo kay Senator Bongo, kay Senator Bato de la Rosa, napunta ngayon kay Robin Padilla. Sa kanya napunta. Akala ko mapupunta kay Marcoleta, akala ko mapupunta sa ibang DDS. Pero yung DDS vote napunta kay Robin. I think that's malaking explanation kung bakit nanalo si Robin Padilla ngayong election na to. Nakita nyo doon sa kanyang proclamation, nandiyan, none other than Senator Bongo. At dyan tayo papunta sa ating susunod na parte ng ating video. Kasi may nabubuong
DDS bloc sa Senado. And that includes tatlo kaagad. Bongo, Bato, at Robin Padilla. So itong mga DDS, no, ito yung mga talagang malalapit kay President Duterte. At ang pwedeng pang-apat na membro, though hindi siya talaga yung what you would call yung talagang DDS na katulad nung tatlo, ay si Alan Peter Cayetano. Ano ang pagkakapareho nitong apat na to? Sila ay mga malalapit at very loyal na mga politiko na mga natulungan ni President Duterte. Yung kanilang political career, malaki po ang naitulong mula kay President Duterte. So mga bata ito ni Pangulong Digong. Yung 3 or 4 na sinabi ko, yung DDS bloc na sinabi ko na ngayon diyan sa Senado. O ang tanong ngayon, ito yung medyo kailangan nating panoorin in the coming months pag nagsimula yung Marcos administration. How, kasi nakita natin si Robin he is parang mas willing siya na talagang sumunod at maging very loyal to Marcos. Merong baka may tendency ganun . So makikita natin kung gaano siya magiging will he be parang talagang very loyal kay Bongbong, na kung ano yung mga isusulong ni Bongbong, yun lahat yung parang kunyari parang Amy, 'di ba? Parang alam mo si Amy tsaka si Bongbong, malamang isang direction yan sila. So ganun kaya si Robin Padilla, or will he stay with the DDS bloc kasama si Bongo, kasama si Bato? Si Bato alam naman natin, syempre sumusunod, he's a soldier . So sumusunod yan kay Pangulong Digong at ngayon kay VP Elect Sara. So pero ang medyo intriguing diyan is how Bongo will play in all of this . Very interesting yung pwesto ni Bongo. Medyo hindi nalalayo kay Alan Cayetano. Ito kasi yung problema. We've been saying this sa channel natin, sinubaybayan natin yan from last year, 'di ba, bago mag-election period, merong rift talaga mula diyan sa buong unit team na nabuo na yan at doon sa PDP laban headed by Digong and Bongo. Meron talaga nung huli na lang nag-ayos yan, nung huli na lang nag-align yan, nung nakita sa mga survey siguro. Pero kasi yung paglagay ni Bongbong kay Sara sa VP, hindi alam niya ni Bongo nung nilagay . So nagulat na lang sila lahat. So doon pa lang may rift na. And alam din natin na hindi din ganun kaayos, according sa mga narinig natin and according sa maraming usap-usapan, hindi din ganun kaayos yung relasyon between Sara and Bongo because of personal issues. So I'm not sure how will that play out with Bongo. Diba? Pero syempre si Bongo malakas din ng clout. So we will just have to see, will they kumbaga magiging smooth kaya yung takbo nila, yung relasyon ng Marcos administration, Marcos Sara administration with the DDS bloc, or magkakaroon ng mga konting rifts along the way. So yun ang kailangan natin, and importante diyan si Robin Padilla kasi isa siya doon sa grupo na yon na talagang mga DDS talaga. And of course, si Cayetano, yung pang-apat na membro dyan, na mga talagang mga bata ni Pangulong Digong. Ang isa pang issue dyan, alam naman natin, medyo may problema sila. Medyo may nagka-problema sila ni Bongbong nung 2016, nung magkalaban sila. Yung debate, tingin ko, baka hindi pa rin nakakalimutan yon ni President-elect. So yun ang isa pang issue dyan. So paano magpi-play yung dynamics na yan? And nakikita ko, itong si Bongo at si Alan, mukhang okay din naman yung kanilang samahan. And of course, si Alan by extension nandiyan si Pia. So yun ang mga katanungan na malalaman natin in the coming weeks and months pagpasok niyang Senado. How will that play out? Maari namang smooth lahat. Maari namang kung ano man yung naging problema dati magkalimutan na and magtulungan na dahil talaga namang malakas sila kapag magkakasama. So itong DDS bloc at itong Marcos administration. So tingnan po natin. So we'll just have to wait and see. Pero ayun lang, kinuwento ko lang sa inyo based on sa akin nakikita kung anong
role ang Robin Padilla will play dun sa dynamics ng kapangyarihan sa Senado between the Senate and doon sa Malacanang. So, yun. So, pero ako, Robin, I expect him na talagang he has something to prove and I wish him all the best. And ako okay naman ako kay Robin so far. So, tingnan natin if yung mga pinupush niyang advocacy will happen, yung kanyang mga advocacy for Muslim Filipinos and yung mga iba pang pinupush niya. Yung federalism, ako hindi pa ganun ka ano eh, hindi pa ako ganun ka that's for another video. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.